Ayan nga mga kaibigan, dahil dalawang araw tayo hindi nakapaglinis, at ayan na nga yung mga basurang makikita natin dito sa gilid ng kalsada sa aming may kanal. Yung mga plastic bags na yan, mga empty bottles dyan, yan ang mga tapon-tapon talaga ng mga pasahero o biyahero araw-araw. Yan, dalawang araw tayo hindi nakapaglinis dahil nga may mga obligasyon din tayong pupuntahan. Kaya ayan, ngayon, task ko na ngayong maglinis. Bawas-bawasan natin yung mga basura dyan, dahil pag hindi yan bawasan, dadami at dadami na naman yan at magbabara na naman yung aming kanal. Pag dumating yung araw ng tag-ulan, mahihirapan naman dumaan ang tubig dahil punong-puno ng mga basura dyan. Kaya bababas-bawasan natin paunti-unti, although marami pa yan doon sa unahan. Kaya sa Saturday na lang, dahil marami-rami kaming maglilinis dyan, kasi every Saturday ay nagkakaroon kami ng bayanihan or pintakasi yung tawag sa amin dito sa aming Purok. Yan ang sakripisyo naming mga residente dito sa Purok 4 ng Payao dito sa taas, dahil nga ginagawa kaming tapunan ng basura ng mga dumaraan na mga biyahero, pasahero man, bus, jeep, tricycle man yan o ano. Pag hindi namin yan winalis, minsan nga yung mabahong basura, kami talaga yung naaapektuhan dyan. Kaya minsan yung mga hindi ka nais-nais na mga basura yung yan doon sa unahan or tinatambakan ng lupa. Kasi nga, mabaho, hindi kayang amuyin yung masangsang na amoy minsan tinatapon na basura dito sa amin. Yung mga nagpaka-plastic bag na idinaraan. Minsan nga talaga yung mga tao, hindi talaga madisiplina yung sarili. Ayaw nila sa kanilang basura, pero inilalagay naman nila doon sa makakaperwisyo or makakapinsala naman sa ibang tao. Kaya naman, ito ang life namin araw-araw dito, maglilinis. Yan. Binabawasan lang natin yung mga tapon nilang basura dyan, kasi nga, ang dami. Hindi natin pwedeng makuha lahat. Maski nga yung mga nagkatrabaho sa DPWH, sa highway, na rin, nagre-reklamo na rin sila na bakit palaging maraming basura dito sa may amin. Hindi naman namin kasalanan yan, dahil kaming mga residente dito is naglilinis naman din halos araw-araw. Yan, nililinis na. Yung kanal namin nga mababaw na yan dahil sa mga basurang naaano tuwing nagaulan dito sa amin. Ay, ako na may hindi naman ako talaga araw-araw nakakapaglinis, dahil minsan umaalis tayo ng maaga pa. Pagbalik natin, istanghali na. Kaya kinabukasan ko na lang dyan, winawalisan. Ayan, ganun din. Sa maghapon, maraming tapon din na basura. Kaya naku, Diyos ko. Mahirap talaga ang kalagayan namin dito na nakatira sa gilid ng kalsada. Sana man lang dumating yung araw, yung pasahero talaga ng mga sasakyan yan at ang mga sasakyan driver din ay magkaroon ng disiplina sa kanilang mga sarili na hindi na itinatapon sa gilid ng kalsada yung mga basurang nagagawa nila sa tuwing biyahe nila. Sana man lang may makapansin at magkaroon ng resolution na, although mayroon na yata dyan sa mga operator, pero hindi lang talaga nasusunod ng mga pasahero, dahil nga minsan pinababayaan na lang. Alam nyo namang ugaling Pinoy, pag hindi inulit-ulit, pag hindi binigyan ng penalty, yan, uulit-ulitin pa rin yung mga pagkakamali nila. Na alam naman talaga nila na ang magtapon ng basura sa gilid ay talagang malaking perwisyo sa mga nagkatira doon. Diba? Or sa ating kalikasan, hindi lang sa mga nakatira, sa ating kalikasan nakakasira talaga yan, ng mga plastics na yan, kasi hindi naman yan natutunaw. Hay nako, people of the Philippines, sana man lang. Magising na tayo sa katotohanan ng ating ginagawa, yun din ang sumisira sa ating kalikasan. O diba, tayo din